Emergency? May lalaking walang mali sa kalsada. Mukhang nasagasaan. Sir, sir! Dito! Ikaw yung tumawag? Oo, po. Nasaan yung pasyente? Nandun po. Sir? Nasaan na nga ba? Kanina lang. Nandyan siya eh. Tingnan niyo, doon siya nakahiga. May bakas pa ng dugo. Sabi mo, hinihintay mo siya, di ba? Pinangako mo sa sarili mo na hahanapin mo siya. At kahit alam mo may iba kang hinahanap, pinaghintay mo pa rin si Winston. Tapos ngayon, hindi mo makilala. Sinong hindi ko makilala? Lagi siyang nasa tabi mo. Bakit hindi mo nakilala yung taong yun? Nasa tabi? Sino ba? Sino bang sinasabi mo? Gusto mong malaman? Hindi. Ayoko. Dahil malinaw na sa akin ang lahat. May gusto ka kay Winston. Kailan pa yan? Oo. Gusto ko siya. Simula pa nung araw na magkagusto siya sa'yo. Kailangan mo pa ng detalye? Alam ko na. Yun naman pala ang dahilan. Kaya galit na galit ka sa akin. Kaya ba sinasabi mo ngayon na kilala mo yung lalaking hinahanap ko? Ayokong tanungin kung sino siya o kung paano mo nalaman na siya ngayong lalaki. Huwag mo nang ituloy kahit gustong-gusto mo nang sabihin. Paano ako magtitiwala sa'yo? 15 taon tayong magkaibigan, pero simula noon, hindi ka nagsabi ng totoo sa akin. Pero Steph, alam ko na, Lucy. Dahil minahal mo si Winston, hinangad mong mahanap yung lalaking matagal ko nang gustong makita para lumayo ang loob ko kay Winston. Naiintindihan ko na ngayon. Bilang dati mong kaibigan, pakiramdam ko, kawawa ka. Anong wala ka nang magagawa? Dahil yung hinahanap kong lalaki, hindi na mahalaga ngayon sa akin. Gusto ko lang siya makita dahil siya ang nagligtas sa akin nung gabing iniwan kami ni Papa. Pero ngayon, hindi na ako yung iyaking bata na lagi malungkot dahil iniwan ng ama. Manihimik ka na. Dahil hindi mo ako kayang takutin. Huwag ka naman damay ng mga taong wala namang kinalaman. Tumigil ka na. Kung gusto ko siyang makita, ako mismo nga hanap sa kanya. Pero ayos lang kung hindi magtagpo ang landas namin. Simula ngayon, huwag mo na uling babanggitin ang lalaking yon. Ang tawag yan, utang talangka. Pag nakikita mo ang kapwa mo, mas makakaangat sa'yo. Imbes na sundan mo ang yapak niya, gagawa ka ng paraan para muli siya mapabagsak dahil ayaw mo. Malamangan. Pasensya ka na. Hindi ako bababa sa impyernong kinasasadlakan mo. Ayoko mabuhay na may kinamumuhi ang tao. Mag-isa kang mamatay sa inggit. Bahala ka. Simula ngayon, huwag na huwag mo na akong hihilahin pababa. Dahil hindi ako papayag. Manager to. Manager to. May sasabihin ako sa'yo. Tawagan mo ko. Ay.
Yuan, ba't ayaw mong sagutin? Ayoko lang. Sino ba yan? Wala, meron lang akong stalker. Oy, may nag-message sa'yo ah. Basahin mo kaya. Wag na, alam ko na. Ang laging message nito, may sasabihin ako, tawagan mo ako. Nakakairita na nga eh. Ano bang problema mo? Malay mo, importante yung sasabihin! Mapapagod ka ba kung babasahin mo yung message? Mahirap ba yung pinagagawa sa'yo? Hindi mo malang naisip na pinaghihintay mo siya? Naiirita ka? Bakit may ipagagawa bang imposible? Pag may nag-message sa'yo, matutukang... Ang taray? Bakit kaya? May sasabihin ako sa'yo, tawagan mo ko. Lagi siyang nasa tabi mo. Bakit hindi mo nakilala yung taong yun? Sino kaya yung taong sinasabi niya? Hindi. Ayokong malaman. Ayoko na siyang patulan. Manager to. The number you dialed is not available. Mateo Do? Matayo to. Kumising ka na. Bakit ba? Ano ba nangyari? Magsalita ka. Okay ka lang? Tutulungin kita. Tatawag ako ng ambulansya. Steffi John. Huwag ka nang tumawag. Ayoko ma-ospital. Hindi pwede. Bakit? Anong dahilan? Bakit? Hindi ka pwede mamatay, ha? Hindi pwede. Matayo to! Huwag ka mamatay, ha? Pag namatay ka paano? Hindi na ba niya kailangan ng doktor? Yung pagdurugo lang ang napigilan. Baka dapat siyang dalhin sa... Buti hindi ka tumawag ng ambulansya. Kung hindi, lalo tayong mahihirapan. Bakit pa kasi ayaw niyo? Sabihin niyo, di ba? Hindi naman siya mamamatay. Ewan ko. Mas makabubuti kung hindi na lang siya nagpa-apekto. Kung ginawa niya yun, hindi na sana siya napahamak. Po? Ano bang sinasabi niyo? Ako na magbabantay sa kanya. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Ayoko.
Gusto ko, dito lang ako. Gusto ko kasi makita ko siya magkamalay. Nandito naman ako. Ako nang bahala sa kanya. Kaya lang. Alam mo, ang totoo niyan, nung isang araw ko pa sana gustong sabihin to sa'yo, aalis si Mateo balang araw. Ano? Kailan? Hindi na aabuti ng 2 buwan. Saan ho siya pupunta? Malayo ba? Sa ibang bansa? Baka lalong makasama sa inyong 2 kung mapapalapit ka sa taong paalis na. Bago patuloy ang mahulog ang loob mo, mas makakabuti kung layuan mo na siya. Ako nang bahala dito. Pirmahan nyo na, saka nyo na ipadala sa akin. Nandiyan na rin ho yung pirma ko. Sige, babasahin ko. Excuse me lang ho. Sige. Ano yun? Nakatanggap ka ba ng masamang balita? Nagwa-volunteer kasi ako sa animal shelter. Yung hinuhuli nilang aso nagwawala, nakatakas daw. Asong nagwawala? Hindi ba mapanganib yun? Mapanganib. Kaya kailangan mahuli agad. Anyway, huwag kayong mag-alala kay Steffi Chon. Gagawin ko ho lahat para makabalik siya sa dati niyang estado. Gusto kong sumikat sa uli gaya ng dati. May password yung USB kaya hindi yun pwedeng kopyahin. Sigurado kong hindi yun kakalat. Nasaan si Mateo do? Anong lagay niya ngayon? Sigurado kong naitumba mo siya. Nung nasa kalsada, wala na siyang malay. Pero bigla siyang nawala pagdating na ambulansya. Umalis ka na. Dad, magandang gabi. Oh, Jackson, bakit ginabi ka ng uwi? May ipupuntahan ba kayo? Naparami kasi yung kain ko kanina. Pupunta kami dun sa park dahil gusto kong maglakad-lakad. Magpahinga ka na. Mukhang pagod ka. Opo. Halika na. Mahimbing ang tulog niya. Mukhang maganda ang panaginip. Isang napakasayang panaginip. Gising na. Huwag mo na akong bantayan.
Maupo ka na lang doon. Ipagluluto kita. Ako na lang kaya. Ayoko nga. Gusto ko mag-apron. Matagal ko na itong pangarap. Basta mamaya, kailangan mong purihin ang luto ko. Kahit na feeling mo hindi ka nasasarapan. Itong produkto pinapakita namin sa inyo, pinagmamalaki namin sa buong mundo. Bilhin ko ba? Kaya kailangan magkaroon kayo nito. Para yung bandido sa Beauty Bridge. Loloko ka lang ng mga yan. Sige na. Buy one, take one na nga eh. 1+1 doon. Panalo na yung promo na yan. Buy one, take one na. Di ba sabi ko huwag kang magpapaloko sa promong 1+1? Kawaling ito. Hindi na kayo. Kumain ka na lang. Ako na yun! Ako na sabi! Matikap ko sa yung promo! Bago tayo umuwi, kain tayo ng ice cream. Pampataba? Mataba ba ako? Umamin ka! Tabachoy na ako! Ayoko! Hindi bagay sa akin, di ba? Buntis ka, natural lang na tumaba ka. Ah, pangit na ako! Hindi ka pangit. Lalo kang gumanda. Tapos ng magandang panaginip, napag-isip-isip ko, napag-ising ko pala, lalo lang ako malulungkot. Sana pala, wala na lang akong masayang panaginip. Steffi? Ba't nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Mateo do? Anong lagay niya ngayon? Sigurado kang naitumba mo siya? Nung nasa kalsada, wala na siyang malay. Pero bigla siyang nawala pagdating ng ambulansya. Ano bang nangyari? Napahamak ba si Mateo do? Paano mo nalaman? Sa itsura mo palang, halatang halata na. Hindi ka nga. Huwag ka nang magmukmuk. Ano bang nangyari? Naguguluhan din ako. Hindi ko nga rin alam. Winston, huwag mong ipapaalam sa iba. Bakit? Kung talagang ayaw niya magpadala sa ospital, sigurado akong may dahilan. Dinalaw mo pala si Steffi. Ay, good evening po. Alam mo ba, tatawag sana ako sa'yo. Salamat, ha? Salamat saan? Nasabi na sa'kin ng kapatid mo. Magtatayo ko pala ng talent agency para sa anak ko. Huh? Don't tell me, hindi mo alam yun. Si Steffi Chan, ilayo mo kay Jackson. Ano bang sabi? Kagabi kasi, nakita kami ni director. Ni Jackson? Oo. Ambay ni Director Lee. Gustong-gusto ko palang tulungan. Sabi niya, ina-manage ka raw niya. Dapat natin siyang pasalamatan. Winston, hindi mo alam yun? Ano ka ba naman? Hindi ba kayo nag-uusap ng kapatid mo? Hindi ko talaga alam yun. Oh, really? Anyway,
May kontrata na. Binipirmahan sa akin. Exclusive contract. Anak, buti pa. Pirmahan mo na agad. Ma, hindi pwede. Winston, matigas ang ulo niyan. Ikaw na lang kumausap, ha? Dapat nagpaalam muna siya sa'yo. Mali yung ginagawa niya. Huwag kang pumirma kung ayaw mo. Hayaan mo siya. Oo, salamat.영등포에서 나왔는데요. 도민 유치 안에 있습니까? 이번 유서검사 피습 사건에 관련해서 조사할 게 몇 가지 있습니다. 아, 그런데 지금 도민준 씨가 조사받을 상황이 안 됩니다. 간단하게 몇 가지만 물어볼 건데요. 아, 그렇지만. 유검사님을 불러낸 게 도민준 씨고요. 거기 갔다가 사고가 난 거고요. 지금 이렇게 조사 피하시면은 의심받아요? 지금 도민준 씨를 참고인 자격으로 조사하고 싶으신 거 아닙니까? 근데 지금 그 발언은 이미 도민준 씨를 용의자로 놓고 조사하시는 것 같네요. 그런 건 아니고요. 참고인 조사는 임의 조사가 원칙입니다. 나와달래 연락 한 통 없이 이렇게 찾아와서 이러신 거 원칙이 어긋난다는 거 아시죠? 게다가 지금 그 사건에 도민준 씨가 용의자가 될 그 어떤 물적 증거도 없는 가운데 이러시는 거 무죄 추정 원칙에도 어긋납니다. 조사하고 싶으시면 구속영장 발부 받아가지고 오세요. 누구세요? 그런데? 도민준 씨 개인 변호사입니다. 앞으로 할 말 있으시면 저 통하세요. 안녕하십니까? 아이, 통 연락이 안 되세요. 실례를 무릅쓰고 이렇게. 한유라 씨 사건 때문에 마음고생 심하셨죠? 그 사건 관련해선 제 입장 서면으로 다 제출했었잖아요. 아, 오늘은 그것 때문에 온 게 아니고요. 그 옆집 도민주 씨 말입니다. 꽤 친한 사이로 알고 있는데 그 혹시 사건 당일 쿠리에서 도민주 씨 보신 적은 없습니까? 도민주 씨가 거길 어떻게 와요? 거긴 초대받은 사람... 말씀드렸잖아요. 왔을 리가 없다고. 그래요. 평소 도민준 씨한테 뭐 이상한 점이라든가 그런 거 발견하신 적은 없고요. 아니요, 전혀요. 그럼 혹시 도민준 씨하고 한유라 씨 관계에 대해서 뭐 아시는 거 있습니까? 그게 무슨 얘기예요? 아, 그게 한유라 씨한테 그 남자가 있었던 걸로 보이는데 저는 그게 도민준 씨가 아니었나. 그렇게... 아니거든요? 아니라고요? 둘은 알지도 못해요. 무슨 소리 하시는 거예요, 지금? 그럼 혹시 그 다른 남자라도 뭐 아시는 거 있습니까? 기대. 그놈 봐. 마게. 에서 사비인가? 잭슨.
Nakita kayo ni Mrs. Chun? Naikwento ni Daddy yung plano mo. Yung talent agency. Pero sabi sa akin ni Daddy... Malaking tiwala niya sa akin. Kaso ayaw ni Steffi. Ayaw? Kung wala raw dahilan, hindi siya papayag na tulungan siya. Kaya kahit na pumayag si Daddy sa gusto ko, hindi ko rin pala mapipilit si Steffi. Anyway, salamat na lang sa alok mo ha. Baka magbago pang isip niya. Gusto mo, ako na lang ang kumausap? Huwag na. Kapag ayaw niya, hindi mo yun mapipilit. Ganun ba? Matigas pala ang ulo. So, paano? Good night. Yung lalaki na nakaka-date ni Rachel Han, kilala ko. Nakita ko sila noon na magkausap. Nakita mo? Saan? Lahat ng close friends ko at lahat ng close friends mo nasa party na to. Hintayin mo kung anong announcement ang sasabihin ko sa kanila mamaya. Sabi ko magugulat sila sa ipaalam ko. And I'm sure pati ikaw magugulat. Mag-ready ka na. Rachel. Nade-depress ka pa rin ba? Depende sa treatment na matatanggap ko sa'yo. Tinigil ko na rin ang medication. I'm happy that you're okay. Ang gusto ko, healthy ka na. Alagaan mo ang kalusugan mo. Ayan. Okay. Ibig sabihin noon, meron silang relasyon? Yun ang tingin ko. Lagi silang magkasama. Si Miss Rachel Han, palaging kasama ang may-ari ng SNC. Wala na akong tanong. Maraming salamat. Siya nga pala, si Mr. Mateo Do. Ano mo siya? Lagi mo rin kasama eh. Ewan ko. Hindi ko rin alam. Huwag mo akong tanungin. Ha? Pwede ba umalis ka na? Gusto ko na magpahinga. Hello, Hanwell Mental Institution. Jackson, puntahan mo naman ako. Maniwala ka sa akin. Alam mo, hindi ako baliw. Walang naniniwala sa akin dito. Maawa ka naman sa akin. Parang awa mo na inabas mo ako dito. Meron ba dyang pasyenteng Kay Minju ang pangalan? Wala dito ang taong yun.괜찮으십니까? 지금 몇 시죠? 밤 12시 다 돼갑니다. 아니, 어디 부러지거나 아픈 데는요? 다행히 없는 것 같네요. 저 진짜 기겁했습니다. 아니, 뭐 talaga nangyari sa'yo, ha? 나bundol ako ng kotse. Bakit hindi mo napigilan bago ka nabundol? 'Yun din ang hindi ko maintindihan. Ngayon lang nangyari 'yan. Dati na ako nakaramdam ng panghihina ng katawan. Pero hindi ako nawala ng kapangyarihan. Kahit kailan, pero kagabi, parang wala akong nagawa. Pakiramdam ko, hindi ko na-control ang kapangyarihan ko. Bakit kaya nangyayari to? Hindi kaya may kinalaman yan sa naranasan mong bigla ka nalang nakaramdam ng ginaw? Yun din ang duda ko. Baka humihina na ang kapangyarihan ko dahil nalalapit na ang araw ng pag-alis ko. Kung ganun, wala na akong magagawa. Tama palang desisyon ko. Nasabi ko na kay Steffi na aalis ka, kaya mas makabubuting lumayo na siya sa'yo. Pero Attorney Jiang, alam mo, buong buhay ko, wala akong ginawa kundi pangalagaan ka. Yun ang pinakamakabuluhan kong ginawa. Nung malaman ko na aalis ka balang araw,
Akala ko, hindi ko kailangan mag-alala na pag nauna akong namatay, wala na mag-aalaga sa'yo. Dahil kaya mo sarili mo. Pero ikaw mismo nagpapahamak sa katawan mo. Nasasaktan ka tuloy. Gusto mo pang ipakita sa iba ang tunay mong pagkatao. Ngayon nakita ko na may pagkakataon pala na hindi mo magamit ang kapangyarihan mo. Nag-aalala na ako. Paano kung biglang may mangyari sa iyong masama? Sabi mo sa akin noon, mangyayari ang nakatadhana kahit na ano pa ang gawin mo. Kaya ayaw mo na makipag-ugnayan sa tao. Sabi mo, 400 taon na ang nakalilipas, hindi mo nailigtas yung babae sa tiyak na kamatayan. Ngayon, nakipag-ugnayan ka kay Steffi. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Hindi naman nakabuti sa iyo. Kung lagi pa rin kayong magkikita, baka sa araw ng pag-alis mo, hindi mo na siya kayang iwan. Umalis ka na kaya dito. Total, ibibenta mo rin naman to, di ba? Gusto kong subukan na tulungan kang pigilan ang iyong damdamin. Bakit nandiyan ka? Si Mateo do, okay na ba? Oo, magaling na. Saan ho bang punta niyo? Kung matagal kayong mawawala, ako na lang ang magbabantay kay Mateo. Di ba nagawa ko na yun noon? Wag na, hindi na kailangan. Inutusan niya ako, pinabebenta na ang unit niya. Po? Di ba sabi ko sa'yo, aalis siya rito. Ah, mabuti pa. Si Mr. Do, ang ibig ko sabihin, habang maaga pa, lubayan mo na ang anak ko. Ang lakas ng loob, biro mo. Pati prosecutor kayang tambangan. No? Naalala mo pa ba kung anong nangyari sa'yo? Paglabas ko ng sasakyan, nandun siya. Alam mo ba, sinimulan ko kagad ang pag-iimbestiga. Bago ka nawala ng malay, mukhang sinadyang mapagitna ka sa dalawang malalaking truck. Ha? Alam nung lokong yung kung saan ang blind spot ng CCTV, kaya doon ka inabangan. Yung sasakyang ginamit, nakaw na sasakyan. Sa crime scene, may nakuhang ebidensya. Fountain pen. Limited edition daw yan. Kaya lang, hindi pa alam kung sino may-ari. Pero... Ano? Meron akong na-discoverin bago. Gusto ko pa siyang magpahinga ng ilang araw. Kaso ayaw makinig sa sinasabi ko. Pwede na ba siyang lumabas? Makakabalik na siya sa dati niyang ginagawa. Pero kailangan niya pa rin ingatan ang katawan niya. Hindi na sumasakit ang ulo mo, hindi ba? Hindi na. Kaya ko na. Pakiramdaman mo lang dahil may posibilidad na maulit. Huwag mo munang papuwersahin ang galaw ng ulo mo. Sige. Salamat po. Detective. Oh. Ano bang sinabi mo sa anak ko at nagmamadali siyang lumabas ng ospital? Wala ho. Basta, may nabanggit lang ako sa kanya. Alam niyo naman yan, ayaw pa ako sa pagtatrabaho. Kaya naman pala napakakinis at napakaganda ni Lucy. Manang-mana pala yun sa inyo. Ba't ganon? Pinalabas agad. Ayaw kasing makinig sa akin eh. Ay, alam mo ba?
Labas ka muna. Mag-uusap lang kami. Opo, ma'am. Meron akong nabalitaan. Sabi nila, hindi pala nagpakamatay si Rachel. Parang sinadya raw patayin, meron na silang pinaghihinala ang tao. Sino raw? Ewan, hindi pa sinabi. Naisip ko lang, kapag na-chismis na hindi yung suicide baka si Steffi, anong mangyayari sa kanya? Ewan, hindi ko alam. Paano yan? Lahat ng naiwan niyang commercial, ikaw na ang sumalo. Ang ganda na ng career mo, di ba? Aaminin ko sa'yo, ayoko na siyang makabawi. Pwede ko po bang iparevise ang senaryo? Oo naman. Akong bahala paggagawa ko ng paraan. Ah, siya nga pala, Direk. Yung supporting role, sino sasalo? Wala pa nga eh. Baka magpapa-audition pa ako. Baka next week. Ah, naisip ko po kasi, ano kaya kung si Steffi na lang? Si Steffi Chon? Mm. Baka bawal pa yung magtrabaho dahil kay Rachel Han. Ang totoo niyan, may sikreto ko. Yun kasing kasong yun, malapit nang malutas. Talaga? Oh. Kaso pag nalaus na, nahihirapan na makabawi. Gusto ko sana matulungan ko siya. Dati kasi akong tinutulungan nun. First time ko magbibida sa pelikula. Mas masaya sana kung magkakatrabaho ulit kami. Wow, best friend ko talaga niya. Sige, pag-iisipan ko. Kaya lang, sanay siya ng palaging bida. Tatanggap kaya yun ang supporting role? Tatanggapin niya. Dahil friend niya ako. Ako nga po, nagtsaga ng 15 taon. Matutuwa ka. Dahil maganda pagkakaremodel ng unit na to. Nakaharap pa sa South, kaya maaarawang ka. Uy! Sikat artist na yan. Si Steffi Chon yan, di ba? Yun know, ah. Bilhin mo to kasi si Steffi Chon ang kapitbahay. Ah, oh, maraming sikat artist at politiko nakatira dito sa kondo nila. Yung may-ari nito nagmamadali sa pagbebenta. Kaya samantalihin mo na, huwag mo nang palampasin, ha? Naku, sabi ng tatay nung may-ari, may tao raw dito. Bakit wala nagbubukas? Excuse me. Titingnan niyo tong unit 2302? Ayaw po, tama kayo, Miss Steffi Chon. Yun ho kasing tatay ng may-ari nito, siya ang nagpapabenta. Ah. Ayoko sana magsalita, kaso parang nakakakonsensya. Hmm? Bakit? Pangit ba rito? Nakakakilabot. Bakit? Parang may masamang elemento. Hindi ako nakakatulog. Tapos pagising ko, pakiramdam ko, para akong makulam. Ah! Ay! Miss Steffi, hindi yan kapanipaniwala kasi ako, galing sa pamilya ng mga real estate broker ng ilang henerasyon. Mula pa nung Joseon Dynasty, kilala ng magandang lugar ang kinatatayuan ito. Hmm? Tsaka isa pa, Alam mo, dahil sa kondong to, bumagsak ang career ko. Diba nga, nalaos na ako? At nangyari yon paglipat ko sa building na to. Ay, katakot-takot na kamalasan ang inabot ko sa lugar na to. Nawala ng pera, damay pati kalusugan ko. Totoo kaya? Baka naman mapamahiin lang siya. Ayaw magpa-ospital. Tapos iniimbestigahan pa ng detective? Sinabi pa sa'yo ng tatay na aalis na siya dito. May nakasulat sa journal na parang mawawala sa mundo. Hindi naaabuti ng 2 buwan. Sino ba talaga yan? Ayokong sabihin sa'yo. Alam mo, Steffi, dapat kabahan ka na. Ang kutob ko, taka sa bilangguan. Hindi yun kriminal. Yun bang kriminal? Landa ka ng muka, kaya ayaw magpa-doktor kasi nga wanted. Kung talagang walang kaso yun, ba't ka kinausap ng detective? 2 buwan? Nako, baka yun ang palugit niya. Ano kaya kung i-report na natin sa mga pulis? Ayoko nga! Hoy, pati ikaw makukulong. Ano nga pa yun? Harboring a criminal. Na-research ko na rin sa internet ang tungkol dyan. Hindi raw illegal kung kasal ka ng 2. So paano? Pakakasalan mo pa yun para lang di ka makasuhan? Hindi ba pwede? Bakit ba iengot-engot ka? Mag-isip ka nga! Ikaw si Steffi Chon! Ingatan mo naman ang pangalan mo! Hmm.
sino naman yung cutie na pumasok? Cutie ka dyan. Kapatid ko siya. Hindi nga. Araw-araw mo nahilita yung poging yun. Ang swerte mo talaga. Sino yun? Alam pong gutom ka na, kaya dinalang kita ng pagkain. Nako, sino ba tong mala-Adonis na kaharap ko? Luka-luka ka talaga. Si Winston yan, ano ka ba? Si Winston yan? Bakit super tangkad na siya ngayon? Eh, hindi mo ako matandaan? Ako si Kathy. Hindi ko maalala. Dati, katabi mo ako sa upuan nung 8th grade ka. Hindi mo na nga matandaan. Ako yung sumingit sa pila noon, tapos bigla mo akong siniko, kaya iyak ako ng iyak. Talaga? Sinuhulan ako ng mami mo dahil gusto niya akong tumahan. Ibinili niya ako ng sandamakmak na stationery. Ah, ganun ba? Sorry ah. Okay lang, sanay na ako dyan. Nangangalumata ka na. Maghapon ka bang hindi kumain? Gusto mo tong sushi, di ba? Dali, kaya na. Ang haba ng hair. Ano bang kailangan nyo? Kasalukuyan namin iniimbestigahan ang kaso ni Rachel Han. At natuklasan namin na bago siya mamatay, kayo palang dalawa ang lagi magka-date. Ano? Sabi nino? Saan kayo kumuha ng impormasyon? Sorry, hindi pwedeng sabihin sa'yo. Basta may nakakita na kausap mo si Rachel Han bago siya namatay. Pwede mo bang ilahad sa amin ang nangyari ng gabing yon? Bakit? Pinatatawag niya ako? Oo. Nasaan siya? Wow, ang ganda. Pinahanda mo ba to para sa akin? Di ba sabi ko, espesyal ang pagtingin ko sa'yo. Para sa'yo to. Gusto ko kasing iparamdam sa'yo na espesyal ka sa akin. Sinusuhulan mo ba ako para hindi ko maisip na sabihin sa ibang tao? Inom tayo. Bawal akong uminom ng alak. Wala tong alcohol. Gusto ko lang magpainit ng katawan. Ayaw mo? Excited ako makita ang fireworks mamaya. Ang bagal ng oras. Bakit ka nakatitig? Ikaw ang gusto kong makita. Ikaw talaga? Alam mo, hindi ko maintindihan. Alam ko ang bait-bait mo. Ang lambing-lambing. Kaya bakit yung ginawa sa'yo ng dati mong asawa? Buti na lang pinarusahan mo siya. Yun ang dapat sa kanya. Hindi ako magtatraidor sa'yo kahit kailan. Wala kang dapat alalahanin sa'kin. Alam kong hindi mo ako tatraydorin. Kasi mabait ka. Umamin ka nga. Hindi ba talaga ito alak? Piling ko kasi lasing na ako eh. Hindi ka lasing. Namamanit ka na. Ano? Maya-maya. Hindi mo na mararamdaman ang mga braso at binti mo. Sisikip ang dindib mo. Mamamanhid ang dila mo. Tapos unti-unti ka na makakatulog. May haloy ang gamot na tulad ng sleeping pills na iniinom mo. Kaya sa autopsy, lalabas na totoong nagpakamatay ka. Dahil dun,
mapapabilang ang pangalan mo sa listahan ng mga nagpakamatay na artista. Jackson, eh, hindi magandang biro yan. Hindi ako nagbibiro. Bakit mo kasi ginawa yun? Kung kailan nagugustuhan na kita. Hindi ko alam kung anong gusto niyang marinig mula sa akin. Ang masasabi ko lang, hindi ko girlfriend si Rachel. Nakikita lang kami dahil matagal na namin siyang model. Hindi kami personal na magkakilala. Kailangan na namin magpalit ng model para sa next season. Kaya nung gabi, kinausap ko lang naman siya. Kung pinaghihinalaan niyo ako, nagkakamali kayo. Paalis na ako. Meron pa akong appointment. Hindi ko inasahan na ikaw pang unang tatawag sa akin. Hindi ako makapaniwalang buhay ka pa. Umamin ka nga sa akin. Sino ka ba? Gusto ko makipagkasundo. Sa isang kondisyon, pagbibigyan kita. Gusto mo akong biglang maglaho? Matapos kong akuin ang lahat? Sige, paayag ako. Kung mananahimik ka na. Nasa bahay kaya siya? Ha! Yeah! Kaya ko sigurong tumulay papunta doon. Huwag titingin sa baba. Ay. 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 Mateo do? Nasaan ka? Nasaan? Binubus ko ang buhay ko para lang makita ka. Nasa bingit lang naman ako ng kamatayan. Bakit ba? Pwede ba tayo makita? Gusto mo ko makita? Oo ba? Bye-bye na! Kita kids!
Uwe, ano kaya yun? Hindi ako pinagbukas ng pinto. Eh, ano naman ngayon? Kaya mo, tiwag. May sarili akong kamay. Wala ka na bang sakit? Parang ang bilis mo namang gumaling. Saan ba tayo pupunta? Ang sabi mo, may gusto kang itanong sa akin. Ah, meron nga. Pero di bali na, ayoko nang magtanong. Bakit? Hindi na kasi mahalaga. Kung ano ka noon, kung sino ka talaga, kung ano ang nakaraan mo, o kung ba't pasyado kang malihim. Wala na akong pakialam sa nakaraan. Nagising ka na. Nagkamalay. Nakasama na uli kita. Yun ang mahalaga sa akin. Saan ba tayo pupunta? Masaya ako kasi sosurpresahin mo ako. Date to, di ba? Kalimutan mo na siya. Isipin mo na lang na hindi mo siya nakilala. Bakit? Kailangan ko siyang kalimutan. Sandali ko na lang siya makikita. Hindi na aabuti ng 2 buwan. Gusto ko siya. Gustong-gusto ko siya. Parang mahal ko na nga siya. Mateo, do. Umamin ka. Saan ka pupunta? Malayo ba? Sa Europe? Okay lang sa akin. Kahit long distance relationship. Kaya ko rin mag-ibang bansa. Doon nagsushooting pa ako. Alam mo ba? Kahit na kimchi lang ang baon ko, nabubuhay naman ako. Kaya, kung iniiwasan mo lang ako, dahil paalis ka na, gusto kong malaman mo na parang hindi tama. Isa o 2 buwan. Sapat na yun sa akin. Basta makasama ko lang siya. Kahit na hindi na ako makauwi. Kahit magkatotoo ang sinabi mo. Na dito na ako mamamatay sa mundo. Kung panaginip man to. Ayoko nang magising pa uli. Basta, siya ang kasama ko. Hindi ba pwede ang gusto ko? Na magkasama kami? Umamin ka nga. Hindi kaya wanted ka o takas na bilanggo? Pinagbabawal sa batas ang pagkupkup ng bilanggo. Ayoko rin naman pakasalan mo ko ng sapilitan. Kasi para ka lang pinikot. Uy, nako! May dumi ka sa damit. Ba't nakapasok tayo agad? Hindi ba ito nakalock? Paano ko nabuksan yung pinto? Hindi ba tayo magdi-dinner? Sana kumain muna tayo. Gutom na ako. Si Winston nagdala ng sushi. Wala naman akong ganang kumain. Steffi Chan, sabi ko sa iyo dati, huwag ka magtiwala sa akin. Gusto kong ipakita sa iyo ngayon ang lihim ng lalaking pinagkakatiwalaan mo ng gusto. Kaya makinig ka. Huwag mo nang sabihin. Kinikilabutan ako sa iyo para kang nananakot. Ayoko nang marinig. Ayaw mong malaman kung sino yung lalaki na nagligtas sa'yo noon? Yung taong naglakas loob, ako yun.
Kamukha mo kasi yung isang babaeng nakilala ko. 400 taon na ang nakalipas. Siya ang may-ari niyang Jade Hairpin. Akala ko ikaw siya. Dahil magkamukha kayo. 400 taon nang nakalipas nang nakilala mo siya. Bakit natatandaan mo pa ang mukha niya? Huwag mong sabihin, 400 taon ka na rin nabubuhay. Oo. Sa maniwala ka o hindi, galing ako sa ibang planeta. Hindi ako makabalik sa pinanggalingan ko. Kaya namuhay ako dito sa mundo. Mateo, do. Umuwi na tayo. Baka hindi ka pa magaling, kaya ka nahihibang. Sabi mo hindi mahalaga kung sino ako. Ito ang tunay na ako. Kaya mo ba akong tanggapin? Sa nalalapit kong pag-alis, anong nararamdaman ko? Ewan ko.